Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tangan-tangan natin ang ating mga panalangin, kahilingan, pasasalamat at papuri sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman bilang pasimula sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan at humiling tayo ng pagpapatawad at awa mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. Ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay, ang kagandahang loob mong sa amin ay nilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y mag-aanyaya. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko iyong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonia. Ibibilang ko rin yaong Filistiyal, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan.
Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila nang nalalapit na ang panahong iaakyat na si Jesus sa langit. Ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling sila siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumain niyo. Nasaan mang dako kayo ng Pilipinas o saan mang dako kayo ng mundo. Isa yata sa pinakamasakit na karanasan ng tao ay yung ma-reject ka. Ewan ko kung ako lang, pero hindi ba pagka hindi ka tinatanggap, lalo ng mga kakilala, kaibigan o kamag-anak mo mismo, nakakabigat ng kalooban, nakakasakit ng kalooban. Yung nag-apply ka, tapos sasabihin sa'yo, "Don't call us, we'll call you." Marami sa atin dito ngayon siguro ang pumunta sa Quiapo Church kasi pinagdarasal natin yung in-applyan nating trabaho. Pero marami ka nang natanggap na, "Don't call us, we'll call you." Minsan nakakababa po ng self-esteem o ng tiwala sa sarili. Wala ba akong galing? No? Hindi ba sapat yung aking credentials o yung husay ko para sa trabaho? O kaya naman, yung kahit ginalingan mo na ng todo, yung tipong 101% mo na yung ibinigay mo, pero hindi ka pa rin ma-promote-promote sa trabaho mo. Mas nauunahan ka pa ng mga sumunod sa iyo na pumasok sa kumpanya. Parang nakakababa rin po ng tiwala sa sarili. O kaya naman, yung niligawan mo na ng napakatagal, tapos kahulihan, busted ka rin pala.
Di ba ang sakit po nun? No? Ibinigay mo yung sarili mo, pero hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Hindi po ito malayo sa karanasan ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Siya ay hindi tinanggap, siya ay nireject ng mga taga-Samaria, ng mga Samaritano. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang pagtuturo, ginalingan na ni Jesus sa pagtuturo, nagpagaling pa nga ng mga may sakit, at bumuhay pa nga ng mga patay, pero hindi siya tinanggap sa bayan ng Samaria. Ano kaya ang pakiramdam ni Jesus? No? Pero nakakabilib pa rin po ang naging tugod ang ating Panginoong Jesus sa hindi pagtanggap ng mga Samaritano sa Kanya. Siya ay nanahimik at nagpatuloy sa buhay. Hindi katulad ng nangyari kay Santiago at kay San Juan, kanyang mga apostol. Parang sumama yata ang loob at anong sabi, Lord, gusto mo? Paulanin na lang natin ang apoy dito para mawala na yung mga Samaritano na yan. Ayaw tayong tanggapin eh. Unang-una siguro, kung bakit ganito ang naging tugon ni Jesus, no? Sa hindi pagtanggap ng mga Samaritano, sapagkat una, dahil nauunawaan ni Jesus na matagal nang may hidwaan ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. No? Old Testament pa lang, mahabang kwento na po ang hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Kaya nang marinig ng mga Samaritano, uy, pupunta yan ng Jerusalem. Alam nilang mga Hudyo, itong mga ito, si Jesus at ang kanyang mga kasama. Kaya nung sabi, hindi kayo pwede dito. Malinaw kay Jesus yun. Nauunawaan niya ang nakalipas at kasaysayan ng mga nangyari, kaya naging mahinahon ang kanyang pagtugon sa hindi pagtanggap. E tayo kasi minsan, ano, yung pangunang bugso pa lang, yung pakiramdam mo pa lang, hindi ka na tinatanggap, no? Nire-reject ka na. Minsan, nag-aalimpuyo na tayo sa galit. Tapos, worse dyan, hahanap ka pa ng kakampi. Ito namang mga kaibigan mo na nakikinig sa'yo, oo nga, dapat yan, anuhan mo, patulan mo, dapat yan, bungangaan mo rin yan. Wala na. Hindi na maganda ang naging resulta. Hindi ba? No? Pero si Jesus, tinuturuan tayong maging mahinahon sa harap ng mga hindi pagtanggap sa buhay. Ikalawa siguro na kahit sina Santiago at Juan ay nagpadalos-dalos sa kanilang mga emosyon o dahil sa kanilang galit, hindi nagpadala si Jesus sapagkat tinuturuan niya na mahalagang aral ang mga ito. Hindi tama na gantihan ng masama ang mga gawaing masama sa iyo ng kapwa. No? Isang gusto natin yung gantihan to get even, no? Mabalikan, ano? Maging patas-patas o quits tayo. Kasi sinaktan mo ako, saktan kita. No? Minsan ganyan po ang nagiging ugali natin. Hindi tama na gantihan ng masama ang gawang masama. Sapagkat isipin ninyong maigi, ang masama, pag ginantihan ng masama, eh patuloy lang, no? Na mangyayari, hindi mapuputol yung gawaing masama. Maganda sa halimbawa ni Jesus ay yung nanahimik muna saglit at unawain ang sitwasyon. Yan din ang tinuturo sa atin ngayon. Lawakan natin yung ating pangunawa. Lawakan natin yung ating pag-intindi sa bawat sitwasyon, lalo na sa mga pagkakataon ng hindi pagtanggap sa atin. At no, marirealize natin sa huli, hindi naman pala tapos ang buhay doon. Kailangang kumilos, kailangang mag-move on, kailangang magpatuloy ang buhay. Mga kapatid, normal lang ang makaramdam ng galit kapag ikaw ay hindi tinatanggap o nire-reject, lalo na alam mo na mabuti naman yung nais mo para sa kapwa mo. Sinong matutuwa pag ikaw ay nire-reject? Normal lang yan. No? Pakiramdam natin yan bilang tao. Pero hindi tama ang magbitiw ng masakit na salita, or worse, ay manakit ng ating kapwa
dahil nasaktan tayo. Huwag nating hahayaan ang mga hindi pagtanggap sa ating buhay ay maging dahilan para ikaw ay maging masama. Hindi sapat na dahilan na dahil ay ayaw nila ako, magpapakalayo-layo na lang ako at magpapariwara. Hindi sapat na dahilan ito para huminto sa paggawa ng mabuti. Tandaan po natin, ang rejection o ang hindi pagtanggap ay hindi nangangahulugan na hindi ka mabuti o hindi ka katanggap-tanggap. Ganito lang po natin ilagay. Hindi lamang nakikita ng iba ang kabutihan na meron ka. Yan yung ihilingin nating grasya sa ating Poong Jesus Nazareno sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eukaristiya. Kahit si Jesus nakaranas ng hindi pagtanggap, pero hindi naging dahilan ito para hindi niya gawin yung kanyang gawaing pagliligtas. Hindi rin kailanman magiging dahilan para sa atin ang hindi pagtanggap para tayo ay maging masama. Bagkos, mas lalo itong magbigay sa atin ng inspirasyon, lalo na ang halimbawa ng ating Poong Jesus Nazareno, na sa gitna ng hindi pagtanggap, kaya pa rin nating maging mabuti at kaya pa rin nating maging tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, mapagpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang ating itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo, ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyong biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa nang sa
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halika'y mga napapagal,
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ho sa mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.